mga kababayan, hindi papabayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol, usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay 14, March 14, taong 2024. Ngayon po ay araw ng Webes. At sa ngalan po ng Tol ng Bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino, ako po ang inyong makakasama ngayong umagang ito, si Cecil Villarosa. At naku, ngayong ilang linggo na lang pala, ano? At nalalapit na po yung Holy Week break. Eh, saan nyo babalak na magbakasyon? Doon ba sa lalawigan ng Bohol? Alam niyo, napakaganda po talaga ng ano eh. Kasi ilang beses ko na rin po napuntahan yung Bohol. Mula beach, yung mga historical sites, no, yung mga historical churches. Eh, pero nakakalungkot po ano, yung nangyari dyan sa bahagi ng Chocolate Hills. Eh, talaga namang umaapaw talaga sa galit eh, yung mga netizen. Kasi napanood niyo ba yon? Yung video? Meron pa silang drone shot, no? May bird's eye view pa nung kabuuan nung controversial na resort na ipinapasara ng Department of Environment and Natural Resources. Actually, may gray area dun eh. Kasi ang binabanggit nung pamunuan ng resort, yun daw ay titled, titulado yung lugar, no? Kaya lang kasi nagkataon po na yung Chocolate Hills ay isang protected area at UNESCO Heritage Site. So meron kang gray area doon eh. Ano ang kaninong karapatan ang mananaig, no? It may be legal, no, na magpatayo ka ng resort doon sa Chocolate Hills, no, na isang protected area, no, isang protected site, tourism site, no. Kaya lang ang tanong po doon, appropriate po ba? 'Yun ang tanong eh. Appropriate po ba? No? At tatalakayin natin yung controversial na isyong yan ano, ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga araw para marinig din natin direkta kung ano ang pananaw tungkol dito ni Senator Francis Tol Tolentino. No? At lumalabas pala na walang environmental ECC, environmental certificate o clearance certificate. No? Yan po ay mahalagang permit na nanggagaling sa DNR. At may statement din yung, ano, yung pamunuan ng resort, no, yung kapatid ng may-ari na nakayas pala eh, no, nakayas yung bahagi nung ano, nung paanan ng bundok. Ang tanong ngayon, dahil naitayo na po eh, no, yung swimming pool, no, eh ano ngayon ang gagawin, no, ano ngayon yung gagawin doon? Tatabunan ba ulit? I mean, how can you bring back, no, yung natural form nung Chocolate Hills, no? Pagkatapos po ng construction ng resort na 'yan. At ito pa po, no, mamaya po magbibigay pa tayo ng karagdagang detalye kaugnay ng controversial na issue niyan. Pero bago po 'yan, eh yun pong ating mga kababayan na nasa lansangan, ano po, at gustong malaman kung ano po ba ang lagay ng traffic, ano yung mga kalsada na dapat iwasan, eh ito na po, nasa linya po ng ating komunikasyon si Fe Karina ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po, Miss Fe. Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Cecil, at sa lahat na nakikinig po. Umpisan po natin, Ma'am, yung EDSA southbound. Yun, medyo mabagal po tayo dito sa may area po ng West Avenue or MRT North. Mabagal po yan, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may area po ng bago mag
bago mag-flyover ng Quezonat. Pero pakalagpas naman po niya, mabilis na po, tuloy-tuloy po yan. Ngunit pagsapit naman po dito sa may area po ng New York or Cubao, mabagal na po yan, tuloy-tuloy naman po yan hanggang dito sa may area po ng Connecticut. Pero after po ng Connecticut, mabilis na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang pag-aakyat po natin ng flyover ng Ortigas, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Show Boulevard, hanggang pag-ahon, makakaranas lang po tayo ng pagbabagal dito na po sa may area po ng Pasay, Evangelista, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Taft. Then ang northbound naman po ng EDSA, Taft, mabagal po yan, pero after po niya, mabilis na po hanggang pag-aakyat natin ng Magallanes, tuloy-tuloy po yan hanggang makakarating po tayo dito sa may Ortigas. Medyo may pagbabagal na po tayo dito sa may Aurora or Cubao, pero after po ng intersection, mabilis na po hanggang makarating po tayo sa may Quezon Ave hanggang doon na po sa may Monumento. Then ang Katipunan naman po natin, medyo mabagal po tayo Old Balara hanggang dito sa may area po ng Ateneo, pero pakaakyat natin ng Katipunan flyover, mabilis na po yan, tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo dito sa may area po ng Libis. Medyo may pagbabagal na po tayo yung pagbaba po natin ng Libis hanggang dito na po sa may area po ng Green Meadows. Pero after ng Green Meadows, mabilis na po hanggang pag-akyat po natin ng Ortigas flyover. Medyo may pagbabagal po dito sa may area po ng Lanuza. Pero after po ng Lanuza, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo sa area ng Taguig. Then ang mark po naman po ng C5, mabagal po tayo dito lang po sa may area po ng Makili. Pero after po ng Makili, mabilis na po hanggang pag-akyat po natin ng Bagong Ilog. Hanggang makarating po tayo dito sa may area po ng Ortigas, medyo may pagbabagal po tayo sa may area po ng Libis hanggang pagbaba po ng flyover, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Bonifacio. Pero after po ng Bonifacio, medyo mabilis na po hanggang pag-akyat po natin ng Katipunan flyover, yung pagbaba doon tayo makakaranas po ng pagbabagal hanggang dito po sa may tapat po ng Ateneo. Pero after po niya, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista po, ang coding po natin ngayon, nagtatapos po yan ng 7 and 8. Mag-umpisa po yan mamaya 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati naman po, 7 din po ang start ng coding, pero tuloy-tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon po kayo muna encounter sa daan na mga emergency, pwede kayo tumawag sa hotline ng MMDA 136. Yung po ang latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base. Alright, maraming salamat sa iyo, Fee Karinan. Samantala, sa mga gusto pong mag-participate sa ating talakayan, sa ating diskusyon ngayong umagang ito, pwede po kayong magpadala ng mensahe, ng inyong komento at mga kuro-kuro, at bibigyan natin ng panahon na yan ay mabasa on air, no? At pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa pamagitan po ng Facebook page ng DWIZ 882. Pero ito po yung aming hotline, 8470-1750 hanggang 54. At ang aming naman pong text line ay 0999-376-678. Samantala, dako na muna tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa uno ng ating mga nagbabagang balita, ngayong 14 ng Marso taong 2024, Pilipinas inaasahang magiging 14th, pang-14 na biggest economy sa taong 2050. DWIZ Balita. 220 billion pesos na investment deals na selyuhan ng Pilipinas at Germany. DWIZ Balita. Panukalang economic charter change inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa Kamara de Representantes. DWIZ Balita. Pagbaba ng unemployment rate sa bansa, bunga ng gumagandang ekonomiya, ayon yan sa DOLE. DWIZ Balita. At resort sa Chocolate Hills na bunyag na walang environmental compliance certificate, kaya ipinasara ng DNR. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng umakyat sa 14 na pwesto ng biggest economy sa buong mundo ang Pilipinas sa taong 2050. Ito ang paniwala ni Finance Secretary Ralph Recto at kanyang inanunsyo na nasa landas na ang bansa upang makamit ito. Paliwanag ni Secretary Recto, ito ay dahil sa mga resources ng Pilipinas, kabilang ang
batang populasyon ng bansa. Kaugnay nito kasalukuyang nasa ika-apat na pung pwesto sa malalagong ekonomiya sa mundo ang ating bansa. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, aabot sa $4 billion o katumbas ng 220 billion pesos na halaga ng investment deals ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Germany. Nagmula ito sa walong kasunduan na ginawa sa Philippine-Germany Business Forum sa Berlin na inorganisa ng Department of Trade and Industry noong Martes. Samantala, hinigayat naman ni Pangulong Marcos ang German business leaders na ituring ang Pilipinas bilang reliable partner para sa expansion ng kanilang market at operasyon. Muli ring ibinida ni PBBM ang Maharlika Investment Fund, gayon din ang mga ipinasang batas para sa pagkapaluwag ng mga panuntunan sa pagnegosyo sa bansa. Ipinangako naman ng Pangulo na titiyakin ng kanyang economic team ang mga kinakailangang suporta para sa pagpapalago ng investments ng German companies. DWIZ Balita. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, lumusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ang ilang probisyon ng saligang batas na batid na inaprubahan ang naturang panukala sa pamagitan ng voice voting ng mga mambabatas. Nakasaad sa RBH No. 7 ang mga nais na pagbabago sa 1987 Constitution. Samantala, inaasahan namang maipapasa na sa ikatlong pagbasa ang nasabing resolusyon sa huling linggo ng sesyon bago ang Holy Week break ng Kongreso. DWIZ Balita. Tanggap muna po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Concurrent resolution ukol sa pagkakaloob ng amnestia sa CPP-NPA-NDF approved na sa Senado. Ang ulat mula kay Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Celly. Sa botong 23 na pumabor, walang tumutol at walang nag-abstain, approved na ng Senado ang resolution na humingi ng pagsang-ayon ng Senado sa Presidential Proclamation No. 404. Ito ay ang kautusan o proklamasyon tungkol sa pagbibigay ng amnestiya sa 3,000 na dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Sa ilalim ng inaprubahang House Concurrent Resolution No. 20, bibigyan ng amnesty ang mga dating CPP-NPA-NDF member na nakagawa ng krimen sa ilalim ng Revised Penal Code at Special Penal Laws na may kaugnayan sa kanilang political beliefs. Kabilang sa mga krimen na ito ang rebellion, insurrection, sedition, illegal assembly, direct and indirect assault, resistance and disobedience to a person in authority, at illegal possession of firearms, ammunition o explosives. Sa bisa nito ay buburahin lahat ng criminal liability na mga dating rebelde na ginawa nila ng may kaugnayan sa kanilang political na paniniwala at ibabalik na rin sa kanila ang kanilang civil at political rights. Gayunpaman, hindi sakop ng amnesty ang mga nakagawa ng krimen na may kaugnayan sa paglabag sa Human Security Act at Anti-Terrorism Law. Kasama nga sa mga krimen na hindi masasakop ng amnesty ang kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes against chastity, crimes committed for personal ends, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, at matinding paglabag sa Geneva Convention of 1942, genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, at iba pang matinding paglabag sa karapatang pantao. Nilinaw ng sponsor ng resolution na si Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggo Estrada na ang pagkakaloob ng amnestiya ay isa sa ilalim sa proseso sa panguna ng National Amnesty Commission at mga local amnesty board na magsasagawa ng masusing vetting process katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, AFP, NBI para matiyak na kwalipikado sila na gawara ng amnestiya. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa ulat na yan, Celly Ortega Bueno. Samantala, dakuan naman natin ang pag-uulat mula kay Patrol 11, Tina Nolasco, ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI sa ilalim pa rin sa regular na proseso. Tina.
Tiniyak ni House Committee on Legislative Franchises Chair at Paranaque City Representative Gustav Bunting na daraan pa rin sa kamay ng Senado ang panukalang bawiin ang prangkisa ng Suarasug Media Corporation o Sunshine Media Network International o SMNI. Ito'y matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ng Kamara kahapon ang panukalang pagbawi sa prangkisa ng network matapos matuklasan ng komite ang mga paglabag ng isasyon gaya na lamang ng pagpapakalat umano ng fake news. Paliwanag ng Bunting, ibig sabihin nito, daraan pa rin sa tipikal na proseso ang panukala na pagkaraan sa ikatlong pagbasa sa Kamara ay dadalhin na sa Senado. Ito si Patrol 11, Tina Nulasco para sa Impirang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 6:20 ng umaga. Naniniwala ang DOLE o Department of Labor and Employment na dahil sa lumalagong ekonomiya ng Pilipinas, kaya bumaba ang unemployment rate sa bansa. Batay sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, bumaba sa 2.15 million ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Enero mula sa 2.38 million na naitala sa kaparehong panahon noong taong 2023. Kasunod nito, tiniyak ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na patuloy ang mga programa ng DOLE para sa mga micro, small at medium enterprises sa bansa. Bukod po dyan, sinabi rin ng Kalihim na ipinatutupad sa DOLE Regional Offices ang mga programa para sa youth employability tulad ng Special Program for Employment of Students, Government Internship Program at Jobstart Philippines. DWIZ Balita. Napag-uusapan po ang ekonomiya, no, maidagdag lamang po natin, no, dahil meron pong ginawang pag-aaral ang Bangko Sentral ng Pilipinas para i-quantify, tukuyin kung gaano po katindi ang epekto sa ekonomiya ng tumitinding init. Sa gitna na rin po ito ng ating nararanasan pa ring epekto ng El Niño phenomenon. At ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung 1 degree Celsius na pagtaas sa annual average ng temperature sa bansa, e mangangahulugan po yan ng pagbaba ng produksyon ng palay at mais ng 1.83% at 3.51%. Yun naman pong pagbaba ng produksyon, magtutulak naman ng pagtaas ng presyo ng pagkain at maaari pang makadagdag ng 0.77 percentage points sa inflation. Apektado rin maging ang sektor ng manufacturing dahil maaari daw yung bumaba ng 1.8% dahil apektado rin ng mataas na temperatura ang labor productivity, habang ang services sector naman ay posibleng bumaba ng 0.7 percentage points. Ayan, sanga-sanga na po ano yung epekto ng El Niño phenomenon. Ano, akala po natin ang direkta lang na tinatamaan yung ating mga kababayang mag-asaka at mangingisda, pero hindi eh. Lahat pala tayo apektado, damay-damay na to. Kaya kung kinakailangan matutukan ano yung pagtugon dito po sa issue ng climate change, ng global warming, na ang Pilipinas nga po ang isa sa mga bansa sa buong mundo na pinakalantad sa epekto ng global warming. Samantala, sa iba pang mga balita, walang accreditation ang resort na nasa Chocolate Hills sa Bohol. Ito po ang kinumpirma ng Department of Tourism matapos ulanin ng batikos ng mga netizen ang Captain's Peak Resort dahil sinasabing paninira nito sa kagandahan ng mga burol sa sagbayan. Ayon sa DOT, wala ring aplikasyon para sa accreditation ang nabanggit na resort. Suportado naman ng departamento ang preservation sa Chocolate Hills na idineklara ng UNESCO Global Geopark. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa rin balita, ano? Kaugnay pa rin ang issue ng Chocolate Hills, no? Pinaimbestigahan na po sa Senado nitong ni Committee on Tourism Chairman Senator Nancy Binay. Yan nga po ang pagkatayo ng resort sa ipaanan ng Chocolate Hills. At ayon po kay Senator Binay, nakakagalit at nakakadurog ng puso ang mga nakitang istruktura o resorts na itinayo sa may paanan ng Chocolate Hills. Giit po ng senadora kung ang mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin at responsibilidad na pangalagaan ng Chocolate Hills ay pro-environment o makakalikasan, bakit daw nakapagtayo ng resort at mayroon pang cottages at swimming pool sa isang classified natural monument sa ilalim ng NIPAS
o National Integrity Protected Area System at isang protected UNESCO Geopark. Ayan. Kung di ako nagkakamali, maging sa Kamara de Representantes, ay gumugulong na rin po ang panawagan na magsagawa po ng investigasyon kaugnay ng isyung ito. Samantala, bibigyan daan din natin ano, kung merong magiging statement yung panig ng pamunuan ng resort na yan, definitely, we will give due time sa kanila para naman marinig ang kanilang panig. Pero madagdag lang po natin, ano, bago tayo mag-commercial break, pasadahan lang natin ang mabilis. Kasi ito palang DNR, September 2023, nag-issue po ng temporary closure order. January 22, 2024, nag-issue naman po ng notice of violation dahil walang ECC. Pero dahil po dun sa ating mga matitinik na mga netizen, nabunyag na hindi pala sinunod ng resort itong mga kautosang ito ng DENR. At kung hindi po ako nagkakamali, base rin po sa mga lumabas na litrato sa mga social media, noong February 2024, nakapagsagawa pa po doon sa area, dyan sa resort na yan, ng Bohol Provincial Athletic Meet Swimming Competition. Doon pa pala isinagawa yung swimming competition ng Bohol Provincial Athletic Meet, no? So, marami pong kailangan maipaliwanag, ano? Dahil kung pagbabasehan nga po yung timeline, it goes to show na hindi po nasunod itong mga kautosang ito. At ang masakla pa, dahil doon pala isinagawa yung provincial swimming competition, batid pala ng LGU, no? Ibig sabihin, alam ng LGU yung existence ng resort na yan. Pero dahil po sa matinding virality na kinreate, no, ng resort na yan, matinding, umali talaga ng matinding ano, pagbatikos mula sa ating mga social media users, ito na nga po, no, naipasara ng, kumbaga, muling uminit itong isyong ito. At mukhang magko-comply eh. Dahil yung Facebook page noong Captain Peak Garden and Resorts, kung bubuksan nyo po, meron ng announcement doon sa kanilang Facebook page na sila ay pansamantala munang magsasara. Yun. So, antabayanan pa natin ano, yung iba pang development kaugnay ng isyong yan. At sa atin pong pagbabalik, atin naman pong tatalakayin yung issue naman ng labor, no? Kung mga may mga naghahanap ng trabaho, yan. Meron po tayong mga kasama mamaya po mula sa Department of Labor and Employment. Huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, Tol ng Bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. O yeah, yung binabanggit natin kanina, nalalapit na po yung Holy Week break. Naku, saan nyo ba balak na magbakasyon? Dahil ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, inaasahan nila na magpapatuloy yung tinatawag na revenge travel. Yan. Noong April 2023, according to CAAP, nakapagtala sila ng 4.4 million passengers dyan sa mga paliparan ng Pilipinas. Mas mataas po yan kumpara sa 3.1 million na pasahero sa kaparehong panahon noong 2022. Yan. Last year po, kung maaalala ninyo, no, sunod-sunod po yung aberya sa NAIA, no? Dumanas po yan ng brownout. Naku, nakailang brownout po yan last year at natsetsempo pa pagka long weekend, no? Kung maaalala niyo po, kung di ako nagkakamali, Labor Day yun and it's a long weekend nung mangyari yung brownout. At nasundan pa po yan ng airspace shutdown. Yan. Napakarami pong mga pasahero yung naapektuhan ng mga aberyang yan at malaki rin yung naging impact niyan sa ating ekonomiya. So we hope, no, na prepared, no, very well prepared ang ating mga paliparan at hindi na po sana maulit yung pangyayaring yan, ano, kasi nakakalungkot po na nahihilera tayo sa worst airport in the world, no? Baka naman inaasahan natin, ano, in the coming years magkakaroon ng improvement, especially kapag
sinisimulan na o natapos na yung modernization program, no, yung rehabilitation dyan sa NAIA. Yan yung tinatawag na gateway natin. So dapat talaga ma-improve dahil yan ay sumasalamin sa kabuuan din ng Pilipinas. Dahil yan nga po ang ating gateway, yan yung unang nakikita, nabubungaran ng mga dumadayo sa ating bansa. At ang Philippine National Police naman, binabanggit na ngayon pa lang sila inaghahanda na rin para sa papalapit na Lenten season. At ayon sa PNP, sila ay magpapakalat ng 34,000 police personnel para i-deploy sa mga commercial area, sa mga transportation terminal. At syempre, pagka ganyang Lenten season, kasama rin sa kanilang mga binabantayan, yung mga tourism destination at pati na rin yung mga simbahan, no, para tiyakin na magiging ligtas ang paggunita ng ating mga kababayan sa panahon ng Holy Week. Yan daw ay bahagi na rin ng kanilang Ligtas Sumbak 2024 campaign. Para nga po paghandaan yung pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang lugar sa bansa. In the coming days, ano, siguro next week, sakto yun. Ano? Yan ang isa sa mga tututukan natin. Yung ginagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa nalalapit na Holy Week break. We can have the Philippine Coast Guard, no? Yun pang DOTR o LTFRB, no, paano nila ma-secure, no, ma-accommodate yung inaasahang volume ng mga pasahero na mag-uuwian sa mga probinsya. Yan. Samantala, dako muna po tayo sa inaabangan araw-araw ng ating mga kababayan, yung presyo po ng mga birihin. Nasa saang palengke naroon itong si Sandy? Itong ating kumaring si Sandy ay naroon po sa Hulong Duhat Public Market sa Malabon City. Yan, para bigyan tayo ng update tungkol sa palengke price monitoring ngayong umagang ito. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Magandang umaga sa iyo, Sandy. Yes, magkano ba ang presyo ngayon ng ating happy mga bilihin? Ako, happy Thursday, Ms. Ceci Villarosa. Ako ay live na nagbabalita dito sa Hulong Duhat Market sa Malabon City. Unahin po muna natin ang presyo na bigas na mula Bukawi ay nagbaba ng 20 to 50 pesos. Kung kaya ito, Ms. Cecil, good news po ito. Wow. Ang pinakamurang uri ay mabibili sa halagang 40 pesos per kilo. Halaga ba? 90 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Magkano? Yes, 40 Cecil. Pesos hanggang ano? Anong range? 40 pesos per kilo po hanggang 90 pesos per kilo. So meron din po tayo mga price range dito na mabibili ng 52, nasa 57, 60. Malawak-lawak po ang choices dito ng ating mga mamimili. Bob, good news nga yan, Sandy. Good news yan. Yes, siguro pumasok pa yung ano, kasi tag-ani rin kasi ngayon, Sandy. So malamang yan ay epekto na nung panahon ng anihan. Ibig sabihin, dumami yung supply sa merkado, kaya nagkakaroon na ng mababang presyo ng mas murang bigas, no? Sige, ano pa ang presyo ng iba pang bilihin, Sandy? Yes, Ms. Cecil, ang isda naman na kinukuha mula konsignasyon sa Nabotas ay walang pagbabago ng presyo, pero meron tayong mabibiling galunggong at bangus na 200 pesos per kilo, tilapia na 150, lapu-lapu na 360, dalagang bukid na 300 pesos per kilo, bisugo na 400. Yung kanya naman natin ay di umanong nagtaas ng 10 pesos na nagsimula 2 weeks ago. Bilang resulta, ang patalaman, giniling at kasim ay mabibili ng 330 pesos per kilo, liempo naman 400. Ang ribs natin na ordinary ay 240 pesos habang ang special ay 280. Ganon din sa manok na merong pagtaas na 20 pesos kaya mabibili ito ngayon ng 200 pesos per kilo. Sa gulay naman, yung inaabangan po natin araw-araw, ito ay nagmumula sa Divisoria o Balintawak, ay nagbaba ng presyo. So yung ating kamatis na nasa 120 to 180 pesos per kilo noon ay ngayon binebenta dito ng 80 pesos per kilo, Ms. Cecil. Mm-hmm. Ito ngayon ang tanong, Sandy. Yun bang presyo ng isda? Dahil papalapit na yung Holy Week Ang sabi ng mga nagtitinda dyan? Tataas pa ba ang presyo? Dahil we expect na tataas ang demand Yes, Ms. Cecil, nung ako'y nag-ikot dito kahapon, ang sagot sa akin ng mga tindera ay inaabangan pa daw nila sa kanilang mga supplier kung meron bang pagbabago sa mga
sa mga presyo. Pero ngayon po, eh, so far, wala naman daw yung pagbabago silang ini-implement pa. Pero mabenta na ba yung isda? At dahil papalapit ng Holy Week? Yes, sana, Ms. Cecil, kahapon po, dito ako mga 7 a.m. or mga 7 to 8 a.m. Marami pa rin pong namimili at siksikan ho dito yung kanilang mga stall talaga sa karne pati isda. Eh, nililibot po talaga ng mga tao dito yung kanilang mga bilihin. Ayun, alam mo, nakakatuwa niyan, Sandy, yung report mo doon sa bigas. Kasi malaking kabawasan yung more than 10 pesos, ha? Higit 10 piso yung binaba ng pinakamababang presyo ng bigas. Ano? It just goes to show, Sandy, na kapag pinalakas ng bansa yung rice production, eh bababa ang presyo. Yun, kasi apektado pa rin ang Pilipinas eh, nung mataas na presyuhan sa world market eh. Yan yung binabanggit ng PSA doon sa kanilang pinakahuling inflation report na ang isa sa main driver kaya mataas ang ating inflation eh dahil yung presyo ng bigas na tumaas ng more than 20% kung ikukumpara mo last year no, sa presyo noong February or March last year. So, ibig sabihin, kung talagang palalakasin natin yung sarili natin production, may laban talaga. No, may laban talaga. Kayang pababain ang presyo ng bigas. Yan. At eto naman, Sandy, ang ating araw-araw din na inaabangan. Yan. Para nagdadala tayo ng good vibes ano, dyan sa ating mga kababayan sa mga pinupuntahan mong palengke. Sino ngayon ang maswerteng vendor na tumanggap ng ating toll token? Yan. Yes, Ms. Cecil, kasama natin po ngayon si Ate Josephine Ang na nagtitenda po dito ng karne. So far, medyo busy po siya pero pwede niyo po siyang makausap ngayong umaga. Ito po si Ate suot na ni, ano, suot na ni Ma'am Josephine yung apron. Apo. Nang usapang tol. Maganda umaga po, Ms. Josephine! Apo. Naku, napakasipag. Kamusta po ang benta, Ma'am Josephine? Ayos lang, natumal. Ano po? Natumal, check-in, pero ano, makaka-survive. Yan. Ano-ano po ba yung mga karne na ibinebenta ninyo, Ma'am Josephine? Mga binibenta niya rin. Ano po, kasim, yan po, special ribs. Ayan. Ano po ang pinakamabenta dyan? Ano po, kasim. Ah, kasim. Eh, sa bagay, Ma'am Josephine, huwag kang mag-alala. Kasi akin sinabukas, 'di ba? Oh, may sweldo day na. So ibig sabihin, bukas at sa darating na weekend, 'yan Sabado, Linggo, eh malamang 'yan. 'Yan ang palengke day, 'yan. Palengke days 'yan. Kaya asahan na tataas ang inyong benta. 'Yan. Ako maraming salamat Ma'am Josephine ha. Napakasipag po ninyo at malamang eh napakaaga niyo pong gumising. Mama 'yun ang boss ko. 'Yan ang pogi kong boss. Ayun! Ay, sir, napaka-pogi naman pala. Kamusta po, sir? Salamat po sa pagmo-monitor, sa pagsubaybay sa programang Usapang Tol. Yan. Ayan. Sandy at ayan. Salamat po, Ma'am Josephine. Ayan, Sandy. Alam mo, nakaka-good vibe kapag ka tuwing umaga, yan ang nare-report mo. Masarap sa pakiramdam na meron tayong napapangiting kababayan eh. No? Yan, sa ating mga simpleng token, eh, nagagawa nating mapangiti yung mga kababayan nating nagtitinda sa mga palengke na alam naman natin ano, na kumbaga, hirap din eh. Hirap din yung pagtitinda dyan sa palengke eh. Kailangan gumising ka ng ano, sobrang aga no? para makapamili ka doon sa iyong supplier at makapagsimula ng pagbebenta. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sandy! Maraming salamat din po, Ms. Cecil. Ako po muli si Sandy Fernandez, ang kumare niya sa palengke, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Kita-kits po tayo bukas. Salamat po. Ayan. Si Sandy Fernandez, yan, mula dyan sa Malabon. Ha? Good news yan, ha? Fourth, yung mga naghahanap ng murang bigas, yun, meron po doon sa Malabon, yung na-report ni Sandy, 40 pesos kada kilo. Kung maramihan naman po inyong bibilhin, well, pwede nyo na pong dayuhin, lalo na kung kayo po ay malapit dyan sa area ng Malabon. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol
ang bawat Pilipino. Tos ang bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:15 ng umaga. At ito na nga po yung pinag-uusapan natin kanina, no? Itong inaasahan pa rin revenge travel ng ating mga kababayan dahil sa papalapit po na Holy Week break. At kaugnay po niyan, makakasama po natin sa linya ng ating komunikasyon. Walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po, Sir Eric. Live po kayo sa programang Usapang Tol. Yes, magandang umaga po, Ma'am Cecil. Sir, ano na po ang preparation ng CAAP para po dito sa ilang linggo na lang po ang Lenten season na? Well, so far po, activated na yung ating off-plan behind ayos sa this Semana Santa for 2024, no? Lahat po nung ka-apo operating airports, 44 of them, nabigyan na ho ng ano ito, ng instructions ng ating Director General na isaayos lahat yung paghahanda dahil every year naman po ginagawa namin ito. Mm-hmm. Apo, sir, yung assurance ng po ng ating mga kababayan, ano, dahil alam naman po natin last year mga aberya, hindi talaga naiwasan. Lalo na po yung nangyaring brownout, no? Yun lang pong assurance na wala, maiiwasan na po na mangyari yung mga ganong insidente. Well, yung insidente pong nangyari ngayon, ito ay na-resolve na po ito dahil unang-una na ibalik na natin yung service provider at na may mga backup system na ho tayo nakalagay doon sa facilities. Mm-hmm. Opo. Sir, dahil binanggit niya po ano, actually that's good news ano na maiiwasan na no yung pangyayaring yan last year. Nabanggit niyo po kanina yung off-plan biyaheng ayos ay activated na. Meron na po bang mga help desk na nakatayo na kung saan pwede pong lapitan ng ating mga kababayan na mga kailangan po ng pag-agapay? Tama po yun. Actually, yung ating malasakit helpdesk, ano naman po to, tuloy-tuloy to araw-araw throughout the year. But pag may mga gantong okasyon, mas marami tayong tao na magmaman doon sa helpdesk at kasama natin yung Civil Aeronautic Board, PNP, at saka OTS. Kasi minsan, ang complaint ng pasahero, hindi naman related sa ka-up airports kung hindi doon sa naiwan ng aeroplano or na-bump off sa flight. So, Civil Aeronautic Board po ang magbibigay ng assistance dyan. Mm-hmm. Sir, you expect, sir, na tataas po? Kasi mukhang uptrend yung ating ano yung uptrend po yung ating mga outbound passenger. Siguro pati inbound passenger na rin po, ano? Last year po, 4.4 million passengers, April 2023. Do you expect this po na posibleng tumaas? Well, actually po, kung compare niyo yung 2022, ang increase po is 1.2 million. Mm-hmm. So, may tinatawag tayong revenge travel dahil unang-una, nung magka-pandemic, siyempre, nahinto yung pagbiyahe ng ating mga kababayan even sa special location na ito. Pero kung makikita yung figure last year, at definitely ngayon po, ang historical data niya, yung increase about 10% every year. Mm-hmm. Okay. So we expect na mag-i-increase pa po ito ano, dahil sa revenge travel. Sir, abiso niyo po doon sa ating mga pasahero para lang sila ay mapaalalahanan, ano, hindi sila, maiwasan yung sila ay maiwan ng eroplano. Ano po yung inyong mga paalala? No? Well, ang una po, pagdating sa airport, dapat 3 hours before dahil alam naman natin, napakaraming tao. Kaya mas mainam, mas maaga tayo doon sa airport terminal para hindi tayo masyadong mahirapan. Ano? Pangalawa po, yung ating mga pasahero naman na bibiyahe, kailangan yung kanilang hand carry items, walang pinagbabawal. Kasi yan ang nagiging problema dyan sa ating mga airports. Pag may binuksan yung isang bagahe, yung kasunod na iipit na tuloy-tuloy na, ano? So, kung wala namang makikita sa X-ray, di tuloy-tuloy lahat ng pasahero makapasok doon sa pre-departure terminal. Pangatlo, wag po sanang gagawa ng mga bomb joke dahil delikado po yan. Kahit totoo yan o hindi, hinaharap po ng ating management dyan na talagang mga nanagot sila sa batas. Mm-hmm. So, importante po yun, ha? Huwag gagawa ng bomb joke dahil yan po ay criminal offense, no? Ibig sabihin may kulong na parusa yan.
pagkabilanggo. Siyempre, maaabala po yung flight. Kawawa naman yung mga pasayarong hindi na makasali doon. Dahil unang-una, pag may mga bomb joke na ganyan, ibinababaho lahat yung bagahe niyan. Isa-isa uling tinitingnan. Mm-hmm. At siyempre, importante rin po, sir, no? Iwag kalimutan yung mga dokumento, yung mga flight documents, passport, kung kayo ilalabas ng bansa, yung inyong... Yeah. Air ticket, no? Kung kailangan man. Yes, sir. Kung may kasamang minor, kasi naghahanap din yung ibang mga airline ng ng parental consent, no? DSWD po yun. Kung international flight ang kailangan doon sa minor age, may DSW permit. Mm-hmm. Pangalawa, yung mga passport nila at saka yung kanilang air ticket. Sa domestic lang naman po, ang kailangan lang yung ticket at saka yung mga ID, government ID. Okay, marami pong salamat, Sir Eric Apolonio. Marami salamat po, magandang umaga. Thank you very much po sa pag-accommodate ng aming tawag. Ano? So, 3 hours before the flight, dapat nandoon na po kayo sa airport. No? Dahil, lalo ba tinaasahan natin pagkaganitong nalalapit yung, long holiday, yung traffic, papunta ng mga airport. Kaya you take it to consideration also yung mahabang traffic, no, na inyong bubunuin papunta sa mga paliparan, ano? At yung dahil nga po dagsa yung mga pasahero, definitely mahaba rin po yung pila sa mga counter, no? So dapat po talaga maglaan po kayo ng sapat na oras, 3 oras at the minimum lang sa gayon ay maging smooth po ang inyong biyahe. Yan. At lalo pat bakasyon ng inyong pakay, eh. 'Di ba? So dapat chill lang, no? Para maging kalmado po kayo, no? At manatiling good vibe hanggang doon sa inyong destination, paghandaan po ng mabuti, no? Maging maagap sa pagpunta sa mga paliparan. Sa mga susunod na araw naman, kunin naman natin ang side ng PNP at side ng Philippine Coast Guard, gayon din po yung side ng LTFRB at DOTR. Yan, baka next week, yan ang ating paglalaanan ng ating oras dito po sa programang Usapang Tol. At yung heat index po, asahan po natin, no, yung pag-iral pa rin ng mainit na panahon. Ang pinakamataas na heat index na itala po muli sa General Santos City sa South Cotabato. 2 magkasunod na araw na ito, na 42 degrees ang heat index dyan sa South Cotabato. At patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Yung angat, actually, mababa na po yan sa practically lahat po, mababa na sa normal level, eh. Yung ating mga dam, no, because of the absence of the normal rainfall, no, dahil nga po sa El Nino. Angat dam, 202.47 meters, no, 22 meters na lang para abutin niya yung critical level na 180 meters. Ang sabi po ng meron tayong nakapanayam dito noon, Tagania, no, yung from irrigation, no, National Irrigation Authority, nasa 19 centimeters to 20 centimeters araw-araw ang ibinababa ng level ng tubig sa Angat Dam. Doing the computation, no, ibig sabihin more than 100 days para abutin ng Angat Dam yung 180 meters na critical level, no. Ibig sabihin baka umabot yan ng June. Tatagal yung epekto ng El Nino around that time, eh. Baka ang araw abutin pa ng July, eh. Tapos July naman, La Nina naman ang nagbabanta na danasin ng ating bansa. Anyway, bigandaan po natin ng mabilis itong ating mga taga-subaybay na nagmo-monitor sa programang Usapang Tol. Ramon Abadillo mula sa Santa Rosa, Laguna. Roxanne Costo, good morning po, Senator Tol Tolentino. Nelson Malinaw, yan. Maria Nenita Galangge, yan. Good morning po sa inyo, Ma'am Nenita. At shout-out, eto na po, shout-out, Sir Randy Santisas, maganda umaga po. At kay Ma'am Elizabeth Kamaing from Marikina. Yan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa programang Usapang Tol, no? At marami tayong pag-uusapan muli bukas, no? Bibigyan natin ng panahon. Actually, meron po tayo ditong segment sa Usapang Tol na Usapang Trabaho.
Yan, yung mga nag-aabang po ng kung saan ba magandang kung saan merong job opening, no, antabayanan niyo po 'yan sa mga susunod na araw. Kapartner po natin diyan ang Department of Labor and Employment. At bago po tayo tuluyang magpaalam, ang bilis po talaga ng oras, alas 7 na ng umaga, bigyang daan po muna natin itong isang mahalagang mensahe. Lenten reminder. Everything in life is not meant to last. Things change, people change. You can never hold on to them forever. So learn to live. Learn to live with kindness, with caring, with faith, and generous sharing. Learn to live with truth, and most importantly, learn to live with love. For when you do, all good things will return to you. Think good, think God. Thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan, susunod na po. Ayan. Ako po ang inyong nakasama sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po si Cecil Villarosa, Antabayanan. Ang susunod na programang Pasada Balita, kasama si Kuyang John Ibanez. Senator Francis Tolentino. Senator.